good morning, bagong video ni Southside. Episode na lang 20, reklamo ni customer. Ito guys, oh. Naputol ang belt, kinain daw ng daga. So, umpisa na natin. Ang gagamitin ko po ay Mighty Band tissue. Pwede rin cotton guys, kung meron kayong cotton. Tsaka, siyempre screwdriver. Bent nose plier. So ano unang gagawin pag ano sira, naputol ang belt? So Epson L120 po ang printer. Una ko pong ginagawa, tatanggalin po natin ang shaft roller na cover. Ito po. Move nyo lang pa left. Yun. Ito na guys, open na yung likod. Ngayon guys, gamit ko ng bent nose na plier. Kunin ninyo ang belt. Ayun. Makukuha po yan. Ayun. So next ating gagawin, ilalagyan ko ng tissue. Yan ang matalim na kasi nga kinain ng daga. So kabit natin. Advice ko lang guys, ano, disclaimer lang, idea ko lang po ito. Huwag nyong ipatong. Huwag nyong ipatong guys. So, tip to tip. Kahit manipis na, sige lang. So, gamitan natin ang Mighty Band. And guys, nadikit ko na. Pero huwag nyo munang hilain. Tissue or cotton. Pwede rin cotton. Malit lang na tissue. So guys, pagtuyo na, ang gagawin ko next, yung puti o yung pinagdikitan ko, sa taas ko nilalagay. So guys, kung nahihirapan kayo dito sa butas, pwede dito. Baka hindi nyo makita, nakatago kasi. Oh. Yan, mas malaki ang butas, pero nakasagabal ito. Gagawin ko, kasi dito ako maglalagay, dito ko tinanggal, dito ako maglalagay. Tatanggalin ko tong flex o data cable ng printer. Dahan-dahan lang, baka mapunit. Ayan, para kitang-kita. So, dito po side ang ano ha. Nandito po yung motor. Ayan po. So, taasan nyo lang yung pasensya guys. Kasi medyo mahirap siya. So, gamit lang tayo ng flat screw at saka bent nose. Then kasi meron siyang ano guys eh, para naka-arko ruba. Ayun, medyo naikabit ko na ang ano, wag lang sanang matatanggal. Ayan na guys, naikabit ko na. So itulak na lang natin. So gagamit ako ng ano, maliit na flat screw para matulak yung belt sa loob. Guys, nalagay ko na. Pinagalan natin, pinagdikit kanina. Nandyan. So, okay naman. Makadaan naman sa likod ng carrier. Pero, dapat dito siya guys. Tanggalin muna natin yung belt. Tapos, hilain natin ng konti. Tapos, subok na naman ulit. And guys, tapos na. Yan siya, nakakadaan naman. So kung gusto niyo mag-adjust o madaling matanggal to, tanggalin yung tanggalin yung screw dito or ano niya lang, luwagan niyo yung screw. Tapos ito po, pwede niyo mamove to or tanggalin yung spring. Pag hindi nyo kayang ano, matanggal to,
Ito guys, oh, bumabangga yan. Meron yung lock. So, iangat nyo lang to, yung puti. Yan. Kung tapos na po, pwede nyo lang i-lock. Balik nyo lang sa position niya. Huwag kalimutan ikabit ito. Okay na siya guys. Subukan natin mag-print. So guys, review lang po yung pinagdikit nating belt dito sa taas guys ha. Nasa taas siya. Babang, ito yung sa nasa baba na belt. Ito po yung sa taas. Yung sa baba po, ang nakadikit sa likod ng carrier. So, yan po. Tignan nyo ah. Yan. So, hindi po yan aabot sa plastic. So, ibabangga natin. Yan. Hanggang sa dulo lang po siya. So, hindi siya masyadong na-stress. Kung dadaan pa siya dito, mabibend siya, baka maputol ulit. So, yun lang po. Huwag kalimutan ikabit ang flex. At saka, ito, huwag din kalimutan ikabit ito. So, okay na ang printer ng customer. So guys, yun lang. Maraming salamat. I-assemble ko na lang to. Thanks for watching. Please support sa outside. See you sa next video guys. Bye bye.